testing namin yung MPX dahil si Marvin hindi niya pa yan na-test sa off-road. So, ito ang gamit ko ngayon is my CRF with the brand new bar pads from Enios. Ayos ba? Papasok ng pinatubo. The water is color blue. Kasi maulan noon, ngayon summer. Al dente. Nakalimutan ko yung elbow pads ko. It's ito sa pinaka important na gear, especially for me because marupok ako at may tendency akong ma-fall. So kailangan complete lagi ang gear. Yup. Dahil parang email lang yan. Nasa huli ang pagsisisi. Thank you.
nade-dislocate yung ano mo? Hindi. Sinabi mo pa agad. Iba talaga gulong? Iba pa rin talaga mitas, no ka ba? Hindi mo matanggap na nalaglag ka? Oh, sige na, pumaward ka na. Malalaglag yan. Ayan, so andito kami sa favorite spot namin sa Kinapuin crossing. At ang ganda ng view dito palagi, lalo na kapag ma-fog. Ayan, nakikita nyo yan. Ayan. Okay. Nagpaluto na sila ng pansit kanto, nagugutom na ako. Kakain na rin kami sa wakas. Oo. Oo nga, biglaan, mabilis. Bilangin mo na lang. Tawag ka na lang ha. Feedback niya ikakaiba dahil si Marvin Martinez ay isang rider mechanic. So anong masasabi mo sa MPX, sir? Marvin, yung suspension maganda. Yung hindi namin na-expect na ano na ganun yung suspension niya. So for the price na ganun suspension, ibang-iba siya do sa mga local enduro. Tsaka yung totoo nga maganda gapang, yung gapang niya talaga talagang gagamitin mo lang second, third, ganun or fourth. Tapos sa mga appeal, hindi siya talaga hirap. Anong skill level mo marerecommend ang MPX? Kahit sa ano, newbie. Kahit sa newbie, magagamit to. Kasi mabait yung bike eh. Hindi siya ganun ka-aggressive sa mga accelerate mo bigla pag throttle mo. Hindi siya biglang aangat or biglang mag-accelerate. Medyo mabait siya para sa newbie. Bali, newbie hanggang pro level pwede naman siya gamitin. So tingin mo as a mechanic, anong mga possible adjustments or improvements ang pwedeng magawa sa motor na magiging available, yung mga bibili mong parts or accessories ay magiging available lang din dito sa atin? Yung ano lang, yung pag-tune lang ng carb, siguro pwede pa natin upgrade yung carb or yung CDI. May mga aftermarket naman yan, may nakita ko mga aftermarket na parts, pero mura lang, as in mura lang talaga yung aftermarket niyang parts.
Tapos yung mga gearing-gearing lang naman. Depende sa gusto ng rider ang gearing kasi nung ano, sa sprocket. Okay. So, yun lang. Wala na kayo masasabi? Wala na. Okay naman. Wala problema yung bike. Wala sa... ano ang mga inclusive sa 215,000 na MPX? Hindi, ito lahat yan. Yan ang kasama. Except lang itong handguard. Big tank. Itong big tank na 9.5 liter. Tapos itong swing arm protect. Tsaka itong sa exhaust, yung protector na exhaust. Yeah. Sa, kunwari, meron ng may-ari niyan. Saan ma-order yan? Kunwari, itong swing arm protection. Saan ma-order yan? Shopee meron? Shopee, Lazada, mas... Hanapin nyo lang pang KTM, meron yan. Okay. KTM anong model? EXE? EXE, yan. Pati itong mga aluminum parts, mga billet na itong mga parts, yung mga protector na aluminum, kahit Shopee meron yan. Okay. Basta compatible sa KTM. EXE. Okay. Ang skid plate niyan is kasama na pati jettings kapag binili niya itong bike. Ito ba kasama na to? Ah, yan ako kasama. Oh, kasi diba bumili tayo nito sa ano, Shopee? Oh, tayo, mayroong bit, kinabit pa na ganyan. Ito, si Sermon ay kakastart lang mag-trail. So, ano pong, pero matagal na siyang rider. Ano pong impression niya sa MPX na tinry nyo kanina? As a newbie, ngayon lang ako naka-testing ng production na 250. Iba pala talaga power. Nung una, kasi I'm using ano eh, WR155. Malakas na siya, sold na ako sa newbie, pero kung na-testing ko to, ang sarap ng suspension, ang power nandun talaga, tapos sa uphill, second lang ako, gumagapang talaga siya, so kung beginner ka, tamang-tama tong motor para sa'yo.